Sinita ng Korte Suprema ang Commission on Elections dahil sa pagtanggal sa balota ng pangalan ng isang kumakandidatong vice-presidente nitong nakaraang May 2022 elections. Hindi kasi sinunod ng COMELEC ang inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ng Supreme Court na pumipigil na alisin sa balota ang pangalan ng vice presidential bet na si Wilson Amat. Umapela sa Korte Suprema si Amat matapos edeklara ng COMELEC Unbank na isa siyang nuisance candidate dahil kilala lamang umano ito sa Northern Mindanao at wala itong kakayahang makapangampanya sa buong bansa. Pero sabi ng SC, hindi ito requirement sa mga tumatakbo bilang pangalawang pangulo sa ilalim ng konstitusyon. Ayon pa sa korte, walang sapat na basihan ang COMELEC para sabihin na hindi seryoso sa kanyang kandidatura si Amat at ginagawa lamang nitong katatawanan ang election process. Inatasan din ng korte ang COMELEC na agarang resolbahin ang mga kasong nakabinbin dito. Sa isang pahayag sa media, sinabi naman ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laujanco na agad na itong tatalimahin ng komisyon.